Sa mga maiinit na balita, ngayon tanghali. Bulkang Mayon, wala pa rin ipinakikitang senyales na maaari nang ibaba ang alert level status ayon sa FIVOX. Pagsisimula ng El Nino, posibleng ideklara sa buwan ng Hulyo ayon sa PAGASA. Dalawa patay, pito pa nawawala sa lumubog na fishing boat sa Davao Oriental ayon sa Philippine Coast Guard. Limang pasahero ng nawawalang Titan submersible kumpirmadong pumanaw na ayon sa U.S. Coast Guard. At delivery rider na kumukok sa isang iligaw o sa ililigaw na aso, hinangaan ng netizens. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 23, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Kampante si Senate President Juan Miguel Zubiri sa nilagdaang panukala na magtatatag ang Maharlika Investment Fund. Ngunit ilang kasamahan niya sa Senado ang kinondena ito dahil naniniwalang unconstitutional ang panukalang batas. Ang detalye sa report ni Harleen Delgado. Walang sayang eh. Kasi palagi naman may solusyon na gagawin. At ayon na rin sa transcript of record, susundin lang natin ang transcript of record. Naniniwala sa Senate President Pro Tempore Loren Legarda na walang nalabag sa panuntunan ng Senado sa naging pagpasa ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund o MIF Bill. Pinirmahan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang penal na kopya ng MIF Bill habang nasa working visit sa Washington, D.C. sa Estados Unidos. Ibig sabihin, pirma na lamang mula sa Kamara at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hihintayin bago ito may sa batas. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, pinag-isa na lamang sa Section 50 ang magkaibang probisyon patungkol sa prescription of crimes or offense na nagtatakda kung hanggang kailan maaaring kasuhan ang isang individual na lalabag sa batas. Anya, itinakda na ito sa 10 taon basa sa naaprubahan sa plenaryo. Sabi ni Zubiri, napag-usapan umano itong maigi ng majority block sa kanilang Viber Group, kabilang na ang letter of correction na ipinadala ni Senator Mark Villar na siyang sponsor ng panukala sa Senado. Pero kinundina ito ng makabayan block at sinabing labag umano ito sa saligang batas at pagsasawalang bahala sa demokratikong proseso. Ayon kay Senator Legarda na bahagi ng majority block, parte lamang anya ito ng naging proseso sa pag-uusap patungkol sa MIF Bill. It might have been part of a whole process but not the only process. I'm not privy to all the conversations because it's the task of the sponsor of the committee. I was witness to some conversations on Viber, but to be fair to everyone concerned, those were not the only conversations. Of course, there must have been face-to-face meetings. Kinundena naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang anya ginawang pagbabago sa MIF Bill at nanindigang malaking tsansa ang unconstitutional o labag ito sa saligang batas. Anya, ang enrolled bill na ipapadala sa Pangulo ay hindi umano formal na inaprubahan ng Kongreso at walang pahintulot ng plenaryo, kaya questionable na ang integridad at constitutionality ng panukalang batas. Dagdag naman mabatas, ang mga pagbabagong ginawa sa MIF Bill ay paglabag sa panuntunan ng Senado at sa saligang batas. Nakasaad sa Section 25 ng Article 6 ng 1987 Constitution na hindi na maaaring amyendahan ng isang panukalang batas pagkatapos ng third and final reading. Sa oras na mapirmahan ng Kamara ang MIF Bill, formal na itong ipapadala sa Malacanang para sa magiging aksyon ni Pangulong Marcos. Pero para maiwasan ang anyay national embarrassment, patuloy ang panawagan ni Senator Pimentel sa Pangulo na i-veto ang panukalang batas. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasampa na ng kaso ang mga biktima ng pangharas ng ilang online lending application. Ayon naman sa PNP Anti-Cybercrime Group, karamihan sa mga nagpopondo ng online lending app ay mga Chinese national. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Nagpatulong sa Philippine National Police ang mga naging biktima ng online lending apps. Nakararanas na kasi ang mga ito ng pangaharas at pananakot mula sa kanilang mga inutangang online lending.
sa call po, pinipilit po talaga na lang ako makapagbayad. Sabi, 10K lang daw po yung buhay ko. Kaya sabi sa akin, kung ayaw mo problema ka, magbayad ka. Yung isang member ko po pinadalahan ng purinarya, yung isa naman po pinadalahan ng bombero, isa naman po ay pinadalahan po ng bulaklak na patay. Nagpadala na po sila ng demand letter, tas sa amo ko po, dun sa letterbox nila ni Hulog, amo ko po yung nakakuha. Kasi amo ko lang naman po yung nakakapagbukas nung ano. Tapos yun po, kinausap po ako ng amo ko, nagalit po sa akin. Kaya na-stress po talaga ako kasi napahiya ako dun sa amo ko. Ayon kay PNP Deputy Chief per Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, tutulungan nila ang mga biktima na makilala ang mga tumatawag sa kanila para masampahan ang kaso. I-establish po ng anti-cybercrime unit po natin ang kanilang identities, ang kanilang whereabouts or locations, kasi meron naman po tayong kapabilidad through our anti-cybercrime unit. At of course, bibigyan po natin sila ng abogado. Maaari namang maharap ang mga inireklamo sa iba't ibang asunto. Ang isasampa po ng anti-cybercrime group after the investigation, yung pong mga nakikita pong meron pong mga elemento ng krimen ay yung pong una, yung pag-post po ng mga pangbibintang ay yung cyber libel. Meron po tayong nakikita yung illegal access sa account po ng ating mga biktima. Yung unauthorized disclosure po ng mga detalye, paglabag din po yun sa Data Privacy Act. At yung pananakot po ay ito po ay violation po ng revised penal code, yung grave threats in relation po sa ating cybercrime law. At yung pamimilit po na magbayad, coercion din po yan in relation din po sa ating anti-cybercrime law. At yung mga nakakaasar na text, yung po ay unjust fixation din po in relation din po sa ating cybercrime law. Base naman sa mga nakaraang operasyon ng ACG, karamihan sa mga online lending apps ay pinupondohan ng mga Chinese nationals. Karamihan po sa mga financiers natin nila ay wala po sa Pilipinas. Mostly may case kami na ang nangyari ay mga Chinese nationals sila. So nakita niyo po ang laki ng grupo ng mga yan. So yung mga nahuhuli po natin mga Pinoy dito, kung sino man ang nandiyan sa mga i-establish nilang business, ay para mga supervisors lang sila dito, caretaker lang sila ng business dito, pero hindi sila ang actual boss. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na nagtatrabaho ang gobyerno upang maprotektahan ang publiko laban sa mga scammer. Ayon sa Pangulo, ang tamang kaalaman ng publiko sa maling gawain na ito ang pangunahin pa ring depensa laban sa mga manluloko. Narito ang report ni Nel Maribuho. Maging wais, ito ang payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng patuloy na paglaganap ng text scams. Ayon kay Pangulong Marcos, sa hirap ng buhay ngayon ay dapat lamang na maging alerto at magkaroon ng tamang kaalaman ng publiko ukol sa ganitong modus operandi. Para na rin sa proteksyon ng taong bayan, babantayan mabuti ng gobyerno ang mga transaksyon sa digital space. So we just have to be very, very watchful, and we have to be very, very careful, and also be aware of the new technologies, of the new ways in which that, we can prevent these kinds of things. But it really comes down to the public. Naniniwala ang Pangulo na ang SIM card registration ang isa sa mga malaking hakbang ng pamahalaan upang malabanan ang mga scammer. Samantalang sinaksihan ng Pangulo ang paglulunsad ng bagong digital services ng Securities and Exchange Commission o SEC. Dito mas mapapadali ang pagpaparehistro at monitoring sa mga korporasyon sa buong bansa. Masusuri rin sa kanilang SEC check app kung lehitimo ang isang nagpapakilalang lending o financing corporation. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ito para maprotektahan ang mga investor at consumer. I know that I can count on you, for each of you, to help promote our country as an investment destination. One that is safe, that is orderly and proactive, and one that can uphold the rights and welfare of our investors and consumers to their mutual benefits. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Posibleng desisyon na sa mga susunod na linggo ng Department of Foreign Affairs ang panukalang ibaba na ang Alert Level 4 status sa bansang Myanmar. Kasunod ito ng apila ng ilang mga lehitimong manggagawa na nangangambang umuwi ng Pilipinas dahil baka hindi na sila payagan pa na makabalik ng Myanmar. Narito ang report ni Janice Inhente. We're still on alert level 4, pero we're discussing it para pwedeng pababain, para payagan yung mga Pilipino na legal na nagtatrabaho doon makabalik. In other words, pupunta Pilipinas, pag-uwi ng Pilipinas, papayagan bumalik doon. Pinag-iisipan na ng Department of Foreign Affairs ang posibilidad na ibaba ang alert level status na ipinatutupad ngayon sa Myanmar. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, sa ngayon ay nanatiling nakataas ang alert level 4 status sa Myanmar mula pa noong May 2021. Bunsod ito ng krisis na dala ng military junta doon. May mga Pilipino na legal na nagtatrabaho sa Yangon ang umaapila ngayon sa DFA na ibaba na ang alert level status sa Myanmar upang makauwi sana sila ng Pilipinas. May ilan umano sa mga ito ang nangangambang umuwi dahil sa takot na baka hindi na sila payagan na makabalik pang muli sa kanilang mga trabaho. Ayon kay Yusek De Vega, karamihan ng mga Pilipinong legal na nagtatrabaho sa Myanmar ay nasa mga bayan ng Yangon at Mandalay. Kaugnay nito, bibiyahe patungo Myanmar si Yusek De Vega upang kamustahin ang kalagayan doon ng ating mga kababayan at pag-usapan ang posibleng pagbaba ng alert level status. Ang good news po, wala po. Actually, yung mga legal, they are in Yangon. Hindi doon magulo. Back to normal sa or business as usual, yung Yangon at saka Mandalay. So, it's very possible na i-lift na natin yung alert level para sa kanila. A decision will be made in the next few weeks. Gayunman, nilinaw ng DFA na sakali mang ibaba ang alert level status, hindi pa rin papayagan ang deployment ng mga bagong overseas Filipino workers na nais magtrabaho sa Myanmar. I have to see for myself. And then afterwards, pwede na natin i-lower yung alert level. Pero hindi magiging back to normal. In other words, hindi pa kami mag-authorize ng new workers sa Myanmar. Pag ma-lower yan, pwedeng alert level 2, restricted. Ang pwede nang pumuntang trabahador sa Myanmar, yung meron ng work visa doon dati pa. Pero yung new deployment, hindi po pwede pa dahil yun nga, may gulo pa sa bansa, may illegal trafficking pa. So, syempre, ang unang policy natin is protection. Muli namang nanawagan ng DFA sa mga kababayan natin na mag-ingat at huwag basta magtiwala sa mga trabahong iniaalok online upang hindi mabiktima ng human trafficking sa Myanmar. Sa datos ng DFA, aabot na sa 150 mga Pilipino ang na-repatriate mula sa Myanmar, habang mayroon pang nasa 30-50 mga Pinoy ang hinahanapan pa ng paraan upang maiuwi ng Pilipinas. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang pamunuan ng Quezon City General Hospital na magbigay ng training sa mga non-board passers na nurse para mabigyan sila ng temporary license. Pero ang ilang health professionals nais munang pag-aralan ang panukala. Narito ang report ni Gladys Toabi. Sang-ayon ng pamunuan ng Quezon City General Hospital, napagkalooban ng temporary license ang mga nurse na hindi nakapasa sa board exam. Kaya naman ayon kay Dr. Josephine Sabando, Medical Chief 2 ng QCGH, nakahanda silang magbigay ng training sa mga non-board passers. Lalo't kinukulang ang mga ospital sa bansa ng mga nurse at maiiwasan na rin ma-burnout ang mga ito. Will be willing to train all of these nurses. Anyway, sabi ko nga ganun, kung sila naman ay makaka-fill up ng aming gap sa manpower, why not, di ba? Bigyan lang siguro natin sila ng time at saka leeway on how they can adapt, lalo na alam mo naman sa government, di ba? Minsan, ang isang nurse nasa 50 pasyente, so baka din makukulture shock. So with proper training and guidance, pwede naman. Naniniwala rin sa Desiree Baturina, Assistant Chief Nurse, na dapat ay may malinaw na guidelines ang pagkakaloob ng temporary license sa mga nurse.
linawin yung scope of work, scope responsibility, having a temporary license. Kasi temporary yan eh. And then eventually they will get an official to be a registered nurse someday. Suggestion din ng QCGH, kinakailangan munang magserbisyo ng ilang taon sa Pilipinas ang mga nurse bago payagang magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit ayon sa Professional Regulation Commission, wala silang kapangyarihan na magbigay ng temporary license sa mga nursing graduate. Doon po sa RA 9173, wala hong provision na nagbibigay ng kapangyarihan, a PRC o any government agency na magbigay ng temporary license sa mga nursing graduates na hindi pa nakapasa. Nais muna ng Philippine Nurses Association na pag-aralang mabuti ang panukalang pagbibigay ng temporary license. Para naman sa Private Hospital Association of the Philippines Incorporated, dapat malinaw ang limitasyon sa trabaho ng mga nurse na bibigyan ng temporary licenses, lalo't may mga trabaho na tanging ang mga registered nurse lamang ang maaaring makagawa. Kung halimbawa magkaroon ng problema because of this unlicensed nurse, sino po ang magte-take ng risk or ng responsibility sa mga, ano, halimbawa sa hospital na usually pagka ganyan, they will be placed under the direct supervision of a licensed nurse. Ite-take ba ng responsibility ng licensed nurse yun? Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang National Refugee Day ang June 20. Batay sa pinirmahang Proclamation No. 265 ni Pangulong Marcos, nakasaad na binibigyang halaga ng palasyo ang dignidad ng bawat tao at siniguro ang buong respeto sa karapatang pantao. Layo ng karapatang ito na tulungan ang mga nangangailangan ng tulong, lalo na ang mga naapektuhan ng gulo o gera. May pakikipag-usap ng ginagawa ang Department of Health sa COVAX facility kaugnay sa posibleng delivery ng nasa 2 million doses ng COVID-19 bivalent vaccines. Ayon sa DOH, target itong ma-deliver sa Pilipinas ngayong taon. Kasama sa negosasyon ang compliance sa ilang mga dokumento at legal requirements na kinakailangang maisumite ng Philippine government sa COVAX. Sa oras na maisumite at ma-clear ang mga requirement, susunod na ang hihintayin ang magiging approval ng COVAX tsaka ang delivery ng mga bakuna sa Pilipinas. Magandang balita po dahil pinalawak na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang benepisyo nito sa hemodialysis mula 90 hanggang 156 session simula ngayong taon. Ayon sa PhilHealth, ang mga miyembro ng PhilHealth pati na ang kanilang mga kwalipikadong dependents na mayroong chronic kidney disease stage 5 at nangangailangan ng hemodialysis ay maaaring mag-avail ng nasabing benepisyo. Kailangan lamang na sila ay nakarehistro sa PhilHealth Dialysis Database bago mag-avail ng dialysis. Nabatid na mayroon ng 21 billion pesos na pondo ang PhilHealth para palawakin ang health package. Punuan na ang mahigit sa kalahati ng mga piitan sa bansa batayan sa 2022 report ng Commission on Audit. Ayon sa COA, nasa 323 sa 478 na bilangguan sa bansa ang nakararanas ng high occupancy rates. Kabilang sa mga rehiyon na may matataas na congestion rates ay ang Calabarzon, Mimaropa at Metro Manila. Siniguro naman ng BJMP sa COA na sinisikap nilang mabuti ang mga pamamaraan upang mapaluwag ang mga kakulangan sa bansa. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinitimbang pa ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang kanyang options sa gitna ng mga panawagang sumuko na. Sa isang panayam, sinabi ni Duterte na posibleng tinitignan pa ni Bantag kung paano siya makakakuha ng fair deal. Maari din anyang nais lang ni Bantag na makatiyak
na makakakuha siya ng patas na paglilitis sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Dumalo bilang panauhing pandangaal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng founding anniversary ng Department of Public Works and Highways ngayong umaga sa Maynila. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagbibigay konsiderasyon ng DPWH sa pagpapatayo ng mga infrastructure projects. Mula sa Malacanang, ang detalye ihahatid ni Nel Maribohok Live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo sa founding anniversary ng DPWH? Yes, aga sa kanyang pagdalo sa 125th founding anniversary ng Department of Public Works and Highways o DPWH, nanawagan si Pangulong Marcos sa ahensya na i-streamline ang mga pamamaraan nito, iwasan ang pagkaantala ng mga proyekto at ipatupad ang transparency sa pagpapatupad ng mga proyekto at transaksyon ng gobyerno. Ayon pa sa Pangulo, dapat ring ikonsidera sa infrastructure projects ang mga pangangailangan ng mga may kapansanan, matatanda at iba pa. Point, it is probably a good moment to shift the focus now beyond just physical infrastructure and embrace the concept of inclusive and accessible design. Acknowledge the needs of all individuals, including people with disabilities, pregnant women, the elderly, the very young. Incorporate elements of our culture and history into our infrastructure designs to foster a sense of pride and belonging amongst our communities. At dagdag pa ng Pangulo, dapat ring isipin na sa pagtatayo ng mga infrastruktura tulad ng mga tulay ay matiyak na tatagal ito ng panahon at huwag lamang tumutok sa ganda ng disenyo ng mga proyekto. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuho. Dahil sa idaraos na selebrasyon ng Araw ng Maynila bukas, June 24, ilang kalsada sa lungsod ang isasara sa mga motorista upang bigyan daan ang isa sa gawang mga programa. Mula sa Maynila, may report si Bernadette Tinoy live. Bernadette, ano-anong mga kalsada ang isasara dyan sa Maynila at may mga itinalaga na bang LGU na alternatibong ruta? Ella, nandito tayo sa Moriones Street sa Tondo, Manila at kabilang nga ito sa lugar na isasara ng lokal na pamahalaan. Kaya sa mga dadaan dito bukas ay maaaring dumaan sa Daguban Street bilang alternatibong ruta. Ito ay matapos i-anunsyo kahapon ng lungsod ng Maynila na isasara nito ang ilan sa mga daanan tulad ng Moriones Street, Jane Olasco Street at Santa Maria Street para sa preparasyon ng Araw ng Maynila bukas June 2024 mula alas 6 ng umaga. Ayon sa Malina Traffic and Parking Bureau, sa mga dadaan mula sa Nicolás Zamora bukas ay mariing kumaliwa sa Moriones Street hanggang Dagupan Street. Kumaliwa rin sa Concha Street at kumanan sa Nicolás Zamora Street sa mga motoristang dadaan sa Jane Olasco at Santa Maria. Sa mga galing Morga Street naman, mariing kumaliwa sa Juan Luna Street. Sa mga sasakyan naman na galing sa Mel Lopez Boulevard ay maaaring dumiretso sa Radial Road 10 at kumanan sa Kapulong, habang ang mga sasakyan naman na galing sa Juan Luna Street ay maaaring dumaan sa Tayuman Street. Humingi naman ng pangunawa si Manila Mayor Hani Laguna Pangan sa mga motoristang maapektuhan ng matinding trapiko bukas. Ilan namang residente ng Maynila ang sabik sa isasagawang selebrasyon matapos itong matigil ng halos 3 taon bunsod ng pandemya. Pag umulan, medyo masaya kasi ibang panahon ngayon eh. Hindi ano eh, baka mamaya umulan. Siyempre, babalikan sigla ng Maynila pagka ganyan. Masaya, di ba? Lalo na pagka ganyan, naulit-ulit ang kasayahan. Aabang-aabang talaga ng tao. At yan na muna ang latest mula dito sa Manila. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Posibleng ideklara na sa susunod na buwan ng pag-asa ang pagsisimula ng El Nino sa bansa. Sa pagtaya ng Weather State Bureau, maaring magsimula ang El Nino sa Hulyo
kung saan inaasahan na kakaunti ang mararanasang mga pag-ulan. Ayon pa sa pag-asa, posibleng maranasan ang below normal rainfall pagsapit ng buwan ng Oktubre hanggang Disyembre. Nauna nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na paghandaan ang posibleng maging epekto ng El Nino upang maiwasan ang pinangangambahang krisis sa supply ng tubig. Paalala po sa ating mga kasangbahay, sa mga taga Metro Manila, huwag kalimutang magdala ng payong o pananggalang sa ulan. Dahil malaki pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at gabi na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Ayon sa pag-asa, dulot yan ng localized thunderstorms. Makararanas rin ang kalat-kalat na pag-ulan ang Palawan, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga dahil sa pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, wala namang nakataas na gale warning. Subalit paalala ng pag-asa, kapag mayroong pag-ulan at thunderstorm sa karagatan, ay asahan na ang bahagyang paglakas ng hangin at pagtaas ng alon. Patuloy pa rin na kumakalat ang African swine fever sa bansa. Ilan sa pinakabagong na italang mga kaso ay sa Western Visayas. Ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI, yung swill feeding pa rin o pagpapakain sa mga alagang baboy ng mga tira-tirang pagkain ang isa sa dahilan kung bakit patuloy ang pagkalat ng ASF. Sa ngayon ay may mga aktibong kaso ng ASF sa rehiyon o sa 7 rehiyon sa bansa. Ang mga ito ay nasa 12 lalawigan, 47 munisipalidad at 118 na barangay. Ayon sa BAI, ang mga pinakabagong kaso ng ASF ay sa Negros Provinces. Social issue din po siya kasi mas malayong mas mura po ang pagpapakain ng swill. But it is also something that we would want to correct din sa ating mga backyard farmers na it is more detrimental than beneficial. Hinimok ng isang mambabata si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdeklara na ng state of calamity sa gitna ng muling pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Ayon kay Senator Francis Tolentino, lumalala na ang epekto ng sakit sa local swine industry na isa sa mga pinakamalaking livestock subsector sa Pilipinas. Ang industriya rin anya ang pangalawa sa pinakamalaking contributor sa sektor ng agrikultura sa bansa. Taong 2021 nang magdeklara si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng State of Calamity bunsod ng ASF outbreak. Wala pa rin ipinakikitang senyales ang Bulkang Mayon ng posibleng pag-downgrade ng alert level nito. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, wala pa silang naoobserbahan na indikasyon na kumakalma na ang Mount Mayon. Sa ngayon ay nananatiling nasa alert level 3 ang bulkan dahil sa patuloy na pag-aalburuto nito at pagpapakita ng senyales ng posibleng pagsabog. Batay sa update ng PHIVOLCS, umabot sa mahigit 300 rockfall events ang naitala sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 na oras, gayon din ang mabagal na pag-agos ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Muling nakapagtala ng mga bagong volcanic earthquake ang Bulkang Taal sa nakalipas na 24 na oras. Base sa latest report ng PHIVOLCS, nakapagtala ng nasa 13 volcanic earthquake ang Mount Taal na tumatagal ng nasa 2 minuto. Bukod dito, patuloy pa rin anya ang pagbubuga ng asupre ng bulkan dahil sa pamamaga ng hot volcanic fluids mula sa crater nito. Sa ngayon ay nananatili pa rin nakataas sa alert level 1 sa Bulkang Taal. Nagpapatuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad sa mga mangingisdang nawawala matapos na lumubog kahapon ng madaling araw ang FB Genesis 2 fishing boat sa karagatang sakop ng Baganga, Davao Oriental. Kaninang alas 7:30 ng umaga, na-recover ang isa pang bangkay na kabilang sa mga mangingisdang nawawala. Sa kabuuan, 2 na ang naiulat na nasawi, 7 ang nawawala at 14 na ang na-rescue.
Alauna ng madaling araw kahapon, June 22, lumubog ang Genesis 2 fishing boat bunsod ng malalaking alon sa karagatan. Agad namang ipinadala ng Philippine Coast Guard sa lugar ang BRP Tubataha para tumulong sa search and rescue operation. Kinansela ng provincial government ng Cebu ang business permit ng mahigit 20 canyoneering operators sa Badian, Cebu. Ito ay matapos mapag-alaman na hindi nagbabayad ang mga ito ng buwis. At para sa detalye, alamin natin yan mula kay Lalaine Moreno live. Lalaine, mayroon bang permit sa BIR itong mga canyoneering operators na ito? Kaya itong mga sinasabing canyoneering operators na kinansela ang permit ay walang mga business tax permit at hindi rin sila nagbabayad ng kanilang taxes buwan-buwan dito sa BIR. 16 sa 43 na canyoneering operators sa bayan ng Badian, Cebu ang mayroong business permit o rehistro sa Bureau of Internal Revenue. Ibig sabihin, mayroong 27 operators na hindi nagbabayad ng kanilang buwis. Kaya kinansela muna ng Cebu Provincial Government ang kanilang mga permit hanggat hindi nila nasisettle ang kanilang tax obligations at nakakuha ng permit. Ayon sa lokal na pamahalaan, umaabot sa mahigit 7 milyong piso kada buwan o mahigit 300 milyon pesos ang kita ng lokal na pamahalaan ng Badian sa canyoneering. Pero ang problema, karamihan naman sa mga business owners ay hindi nagbabayad ng kanilang mga taxes. Itong Hunyo, pansamantalang pinatigil ng provincial government ng Cebu ang lahat ng tourism-related activities sa Badian, particular na sa Kawasan Falls. Ito yung pangbigyan daan ang isa sa gawang rehabilitation sa lugar dahil sa panganib na maidudulot sa turista ng mga bagay tulad ng metal bars, mga puno at iba pa. Ide-demolish rin ang lahat ng mga estruktura sa loob ng 20-meter easement zone. Ang lahat naman ng mga maapektuhang tour guide sa pagsasara ng falls ay pagkakalooban ng tulo. Ella. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno. Nakatakda ng simulan ang konstruksyon ng Super Health Hospital sa bayan ng San Rafael, Bulacan na pinunduhan ng Department of Health o DOH na tinatawag itong center dahil ito ang mas malaking government health center. Kung ikukumpara sa ordinaryong health center sa mga barangay, mayroon itong iba't ibang medical services tulad ng libreng panganganak, libreng mga diagnostic testing, outpatient, special services at iba pang agarang serbisyong pangkalusugan para sa mga residente sa bayan ng San Rafael. Kumpirmadong pumanaw na ang 5 pasahero ng nawawalang Titan submersible. Kinumpirma ito ng Ocean Gate Expeditions, ang kumpanyang nasa likod ng nawawalang Titanic submersible. Batay naman kay U.S. Coast Guard Rear Admiral John Maurer, catastrophic implosion ang sinapit ng submersible. Nakakita ang isang remote-operated vehicle ng debris ng tail cone ng Ocean Gate Titan. Kabilang dito, ang 5 magkakaibang piraso ng debris. Wala pang detalye kung kailan nangyari ang implosion, subalit magpapatuloy ang pangangalap ng impormasyon ng search at rescue team. Inanunsyo ng pamahalaan ng New Zealand ang mga pagbabago sa skilled migrant visa requirements sa bansa. Ito ay upang mapabilis ang proseso at matulungan ang businesses sa bansa na umaasa sa migrant workers. Ang detalye sa report ni Raquel Evangelista. Pag-aalis ng limit para sa skilled migrants na nais pumasok sa New Zealand, malinaw na kriteriya at mas mabilis na pathway to residency. Ilan lamang ito sa mga pagbabagong inanunsyo ng pamahalaan ng New Zealand upang makahikayat at mapanatili sa bansa ang mga migrant worker na pupuno sa malaking kakulangan sa workforce ng bansa. Mula Oktubre ng taong ito, ang pinasimpleng point system ang magiging batayan ng Immigration New Zealand sa pag-aaprubahan ng skilled migrant visa category.
Hindi bababa sa 6 na puntos na lamang ang kakailanganin ng isang migrante mula sa dating 180 points upang maging eligible sa resident visa application. Maring makakuha ng 3 hanggang 6 na puntos ang isang migrante base sa New Zealand Occupational Registration, qualifications at laki ng sahod. Katumbas din ng 1 puntos ang isang taong pagtatrabaho sa New Zealand sa ilalim ng skilled job at maaaring makakuha rin ng hanggang 3 puntos dito. Bukod dito, kailangan pa rin magkaroon ng job offer mula sa accredited employer at dapat din nasa median wage ang sahod ng isang migrante na nais mag-apply sa skilled migrant category. Samantala, ang accredited employer work visa na dating may 3 taong validity ay palalawigin na rin hanggang 5 taon simula sa Nobyembre para naman sa mga migrante na hindi kwalipikadong makapag-apply ng residency. Raquel Evangelista, UNTV News and Rescue New Zealand. Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinahinto ng pamahalaan ng Indonesia ang pagbibigay ng visa-free entry para sa mga citizen ng 159 na bansa. Bunsod ito ng pagpapawalang bahala ng ibang turista sa kaayusang pampubliko at sa posibilidad na panggagalingan ng nakahahawang sakit ang polisiya. Ang detalye sa report ni Kathy Navarro. Sinuspindi ng Ministry of Law and Human Rights ng Indonesia ang pagbibigay ng free visa entry sa 159 countries ayon sa Bali Times mula June 7. Bunsod ito ng paglabag ng ilang mga turista na nagpo-post ng walang pananamit sa mga lugar na itinuturing na sakdal ng Indonesians. Naiulat din ang maraming krimen at pagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmets. Kabilang din dito ang pinangangambahang pagpasok ng mga turista mula sa mga bansang hindi certified disease-free ng World Health Organization. Ipinahayag naman ng gobyerno ng Indonesia na ito ay pansamantala lamang upang mabawasan ang panganib na maidudulot ng isang manlalakbay na walang maayos na pagsisiyasat at dokumentasyon sa pagpasok sa Indonesia. Mula 2016, nasa 169 countries ang may visa exemption sa pagpasok sa Indonesia. Kasama dito ang 10 ASEAN countries. Sasado po yung tanging mga kabila sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN tulad ng Brunei, Filipinas, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam ang nananatili exempted sa entry visa requirement sa Indonesia. Maaari rin makapanatili sa Indonesia hanggang 30 days na wala confirmed return ticket. Kathy Navarro, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sadigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaki ang kumpiyansa ni Ukrainian Prime Minister Denis Shmyhal na malilikom nito ang $6.5 billion na tulong mula sa Western countries. Ito umano ang pondong kakailanganin para makarecover ang bansang Ukraine sa pinsalang dulot ng pananakop ng Russia. Narito ang report ni Jovic Bermas. Sa 2 araw na Ukraine Recovery Conference na idinaos sa British capital noong June 21 to 22, sinabi ni Ukrainian Prime Minister Denis Shmyhal na malaki ang tiwala nito na matatanggap ng Ukraine ang $6.5 billion o 361 billion pesos na tulong mula sa Western countries ngayong taon. Ito umano ang gagamiting pondo para sa pagpapasimula ng recovery program ng napinsalang mga infrastructure ng Ukraine dulot ng Russian invasion. Hinimok naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang allied countries na suportahan ang unang bahagi ng Green Marshall Plan. Ito ay upang makabango ng ekonomiya ng bansa kabilang ang pagkakaroon ng coal-free steel industry. Ayon kay UK Prime Minister Rishi Sunak, ipagpapatuloy ng mga bansang kaalyado ng Ukraine ang pagsuporta sa bansa hanggang sa mapagwagian nito ang digmaan sa pagitan ng Russia. Together with our allies, we will maintain our support for Ukraine's defense and for the counteroffensive. We will stand with Ukraine for as long as it takes for them to continue and to win this war. Dagdag pa ni Sunak, sa halagang $3 billion, gagarantihan ng UK ang Ukraine upang maka-access
sa World Bank lending. Magkakaloob din ng karagdagang 50 billion euros ang European Union sa Ukraine mula sa susunod na taon hanggang 2027. Together, we will support Ukraine not as individual nations but as a coordinated community organized under an innovative platform. A platform that will channel support to the reforms and priorities that will make imagination reality. Samantala, nag-offer din ng 1.3 billion US dollars na halaga ng additional aid sa Ukraine si US Secretary of State Antony Blinken na dumalo din sa Ukraine Recovery Conference kasama ng iba pang dignitaries at foreign investors. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagresulta sa multiple tornadoes ang hanay ng matitinding bagyo sa Rolling Plains sa Texas, USA gabi ng Miyerkules, June 21. Apat na tao ang patay at nagdulot ng malawakang pinsala sa northern town ng Matador. Batay din sa ulat, nagkaroon ng softball size na hail at umabot ang bugso ng hangin hanggang 100 miles per hour sa ilang komunidad gaya ng Caton. Nagkaroon din ng widespread power outages sa Rolling Plains. Nangyari ang tornado outbreak 6 na araw kasunod ng isang tornado sa Periton kung saan 3 tao ang nasawi at mahigit 100 ang nasugatan. Viral ngayon sa social media ang post na ito kung saan maraming netizens ang humanga sa isang delivery rider na kumukop sa isang asong ililigaw. Kwento ng uploader na si Jed Raymond Laparan, nakita niyang naglalakad ang rider sa may San Juan City karga ang isang aso. Nang tanungin niya ito, sinabi ng rider na nakita niyang pinaglalakad ng isang bata ang aso kahit tirik na tirik ang araw, kaya't nakuha nito ang kanyang atensyon. Ayon umano sa bata, ipinaliligaw sa kanya ang nasabing aso. Dahil dito, nagdesisyon ang rider na iuwi na lamang ang aso upang kanyang alagaan. Sa ngayon, ay mayroon ng mahigit sa 30,000 likes at mahigit sa 6,000 shares ang nasabing post. Ayan, isa na naman itong kagandahang loob na ipinakita ni Jed, hindi lamang sa tao, pati na rin sa hayop dahil may mga buhay din naman syempre sila na dapat alagaan. Saludo tayo dito kay Kuya Ryder, ano? Dahil yung rider na kumukop, talagang alam niya, nakikita niya karagdagang kasing responsibilidad ito sa kanya. Pero sa kabila nun, ay kinukop niya dahil dun sa kanyang, masasabi nating awa itong naramdaman nung driver o nung delivery rider dito sa aso na alam niyang ililigaw. Kaya inako na lang niya yung responsibilidad. Hindi natin alam, Ella, bakit yung first bakit owner, pinaliligaw? Bakit pinaliligaw? Hindi natin alam yung reason niya, no? Correct. Maaring siguro may sakit siguro na yung aso. Siguro wag din tayo maging judgmental kung ano man yung ginawa nung may-ari, ano? Pero on my personal opinion, ano, kasi pag iniligaw mo yung isang aso, nangangahulugan kasi yun na maaari niya ng ikapamak yun, ikamatay niya na yun Di ba? Maaring masagasaan, maaring mamatay sa gutom. Kung talagang gusto mong ipakupkup sa ibang tao yung aso mo, pwede ka namang magkaroon ng proper conversation doon sa isang tao na sa palagay mo maaaring kumukup sa kanya. Dahil maaaring hindi ko na kasi kaya Baka masyado siya maraming problema. Kaya hindi niya na naliligaw na rin siya. Dapat pala siya ang iligaw. Pero alam mo, nakakatuwa dito, Aga. Kasi ang husky, very friendly ang husky. Intelligent sila. Playful. Kaya matutuwa itong rider natin na may makakasama siyang ganyan. Kaya doon naman sa mag-aalaga ng aso o nung anumang hayop, may kaakibat din kasi na syempre responsibilidad yan Naalala ko tuloy, Ella, yung sinasabi ng kadalasan, lalo na yung pagkinakasal, in sickness and in health dapat. Diba? Magkasabi, ikaw may aso ka. Alam mo yan. Pero wala akong asawa. Uy.
in sickness and in health. Dapat kasama mo yung dapat alaga mo. Talaga magkasama, di ba? Hindi ko mo sa ginhawa lang. Kung kailan may napapakinabangan ka, doon mo lang mamahalin yung alaga mo. Pero syempre, kaakibat nun, eh, pag nagkasakit na, eh, mamahalin mo yun. Dahil karagdagang responsibilidad yun. Naalala ko, Ella, no, share ko lang yung isang sige. Verse, yung isang verse sa Bible. Yung nasa Proverbs chapter 12, verse 10. Sabi, ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop. Ngunit ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik. Kaya ang sabi sa Biblia, matuwid yung nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop. Kasi alam mo, may buhay din yun eh. Oo naman. Kaya pakundanganan mo siya. Kung ililigaw mo siya, mangangahulugan yun na pinapatay mo na siya. Dahil alam mo, malaking porsyento, maaari siyang mapahamak. Diba? Kaya ba siyang, dapat sana meron siyang kamag-anak na pwede na lang niyang ibigay? Magkaroon siya ng maayos na arrangement, di ba? Kung hindi niya na talaga kayang responsibilidad. Halimbawa, may sakit man. Kasi di ba yung mga, anong klaseng aso yun? Husky. Husky, meron daw time na nalalagas talaga yung buhok niya. Oo, ganyan. Eh. Pati yung German Shepherd, ganyan din. Karamihan naman ng aso, may mga oras na talaga nalalagas ang buhok nila. Kaya ang pinakapunto dito, saludo tayo kay delivery rider. Salamat sa iyo pong kabayanihan at sana ay tularan po ng ating mga kababayan itong pong ganitong klaseng mga tao na malinga maawain sa mga alaga pong hayop. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 2, Versikulo 23 na nagsasabi, ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!